kasaysayang araw po. Ako po si Xiao Chu, isang public historian. Sa mga batang 90s na katulad ko at sa mga sumunod sa amin, yung mga millennials at zennials, maraming salamat at binigyan niya ako ng pagkakataon na magkwento ng konti. Basically, ang gusto ko lang sabihin, lumaki ako dun sa mga Philippinized cartoons nung dekada 90. Yung pinakaunang naalala ko, yung Trap Family Singers. Yan yung pinakaunang nagbigay, isa sa pinakaunang nagbigay sa akin ng interest sa kasaysayan ng Europe, kasi doon ko unang nakilala si Adolf Hitler. Tapos syempre kasabay niyan yung Peter Pan, and then of course yung Princess Sarah, na 'di ba may context nun ng British occupation, na British imperialism. So yan yung nakakatuwa, no, na ano, no, na nakukuha natin sa mga tagalized cartoons. Now some people would say, 'di ba? Yan tulad ng Voltes 5. Yan, mga ano naman 'yan eh, Magma Man, Ultraman. Ano naman 'yan eh, mga ano 'yan eh, mga dayuhang mga programa 'yan. Bakit sinuportahan 'yan? Eh, simple lang kasi nga ito 'yung inilapit sa wika na naiintindihan ng mga tao. At siyempre, alam nyo, 'yung pagsasalin, hindi lang naman 'yan na kumuha ka ng galing sa dayuhan tapos inimpose mo sa Pilipino. Yung act itself ng pagsasalin, yan ay napakahalaga sapagkat kapag sinasalin mo, ang pagsasalin ay pag-aangkin, inaangkin mo. So, yung expression, although yan ay nagmula sa Japan, nagmula sa ibang bansa, kahit na yan ay ano, no, galing sa mga dayuhan, pag in-express mo siya sa wika mo, na-embody na niya yung values mo o yung mga kalooban mo, yung attitude mo. So kaya ang nangyayari, hindi ka lang natututo ng kultura ng ibang bansa, pero dahil inangkin natin siya, nagiging sa atin siya. No? Si Princess Sarah, dahil nag-i-express siya sa kultura natin, sa wika natin, eh nagiging kasama natin siya, nagiging Pilipino din siya. At hindi ba yan din naman yung gawain ng ating mga ninuno? Ang mga ninuno ay nagkukwento tungkol sa ating mga bayani, yung mga babaylan. Nagkukwento sa ating mga bayani sa mga values na dapat magkaroon sila, na dapat sila ay magkaroon ng mabuting kalooban. Diba? Na sila ay dapat nagtatagumpay laban sa kasamaan. Na sila ay dapat nakikipagkapwa-tao. At humiram din sila ng mga kwento mula sa ibang bansa tulad ng Ramayana. Na kinuwento dito kasi nga nagkaroon din ng impluensyang Hindu dito sa Pilipinas, sa kapuluan ito, bago pa dumating ang mga Espanyol. So, kung makikita natin ito, no, inangkin natin itong mga to, pati yung kwento ni Bernardo Carpio nung panahon ni Bonifacio, na Spanish story, inangkin natin ito at ginawan natin ng Pilipinong mga halagahin o ng mga kalooban at naging sa atin siya. No? Kaya napaka makapangyarihan yung ginawa ng mga networks na yan nung panahon namin, dahil yung mga cartoons na yan, yan yung nagturo sa amin ng kagandahang asal. Diba? So, halimbawa, maaalala namin, diba, yung Hulyo at Hulya, kambal ng tadhana. Diba, mayroon pang ano yun? May konteksto pa yun ng nalaman namin yung tungkol kay Reyna Dowager. Diba? Suchi. No? At ano yan? Kasaysayan ng Asya yan. So, nagtuturo na nga siya ng kabutihang loob, pakikipagkapwa-tao ng kabayanihan, eh natututo ka pa ng kasaysayan. Dog of Flanders, Nelo Patras. Diba? May kanta nga kami dyan eh. AB, Sedi, Sara, Remy, Nelo Patras, nagtitinda ng gatas. So, diba? So, si Patras, diba? Saka si Nelo, gusto nilang makita yung mga paintings ni Vincent Paul Rubens, o Vincent Rubens ang tawag na, Peter Paul Rubens pala yun. So, nakakatuwa yan kasi nga, pag kinonekta mo sa ating mga ancestors, dahil quincentenario nga ngayon, diba ang tema natin, victory and humanity. Kung paano tinuro na magtagumpay laban sa kasamaan, at makipagkapwa-tao ka, 'di ba? Victory and humanity. 'Yun din yung tinuro ng mga cartoons nung dekada 90. At syempre, sama na diyan yung ETV na pinasimulan ni Ma'am Gina Lopez. So, yung ABS-CBN Foundation, sabi nila ay dapat matuto din ng kultura at kabutihang Pilipino ang mga bata at ng kasaysayan. At ginawa nga yung Hiraya Manawari na nagturo ng values education sa atin, at bayani, at syempre sinundan na yan ng
Di ba? Tayo na sa siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya. Kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan. Di ba? Sinundan na yan ng matinik. Di ba? Bayan. Di ba? Bayan. Pag nagpakatuto ka, magiging bayani ka. Di ba? So, yun ang kwento sa amin. Eh. Eventually, di ba dati, tandaan natin na si Danny Mandia, siya yung father of dubbing industry. Hindi naman walang naniniwala at nakikinig sa kanya na dapat itagalize yung mga cartoons. Pero nung ginawa niya ito, pumatok sa mga tao. Pumatok kasi dati Voltes 5 sa English yan eh. Pumatok. At ang laking bagay, sir, nang ginawa ninyong yan. Kaya salamat po dahil ginawa ninyo yan. At eventually, of course, pupunta na yan sa natuto kami ng Mexican culture, Latin American culture na malapit sa ating kultura through yung tinatawag natin na Mexican novela. Na ano yan, pinanood din namin yan. Ano, di ba? Magmula doon sa Acapulco, Cuerpo y Alma, di ba? Yung Marimar, eventually yung Maria Mercedes, Mariela del Barrio, Rosalinda, Canción de Amor, nakilala namin sina Talia, sina Eduardo Capitillo. Pero, yung kwento, nakarelate kami kasi nasa expression siya ng wikang Filipino. At laging ganun, pagtatagumpay laban sa kasamaan at pagkakaroon ng pakikipagkapwa-tao. So, yun po ang masasabi ko dyan sa nangyari na yan, na napakalaga na itong mga cartoons na ito at itong mga palabas na ito na inangkin natin kahit sila'y dayuhan, galing sa Japan, at sa iba-ibang kultura sa mundo na kinikwento, napakinabang ng Japanese sa kanilang wika ang kultura ng mundo, napakinabangan natin nung isinali natin. Kaya, mga kaibigan, talagang gusto kong saluduhan ang mga tao, munting kabayanihan yung ginawa ninyo para sa mga batang Pilipino, kayong mga naging involved dito sa educational TV at dito sa mga dubbing na ito. Kayo'y may ambag kayo sa ating pagkabansa. Kumbaga, kung kakantahin ko yung salitang bayani, ikaw ang unang nagbuo ng bayang Pilipino, 'di ba? Kayo ang salamin ng aming buhay, kayo ang liwanag sa aming isipan, kahit na sabihin nyo pa na yan lang ang ginawa ninyo sa entertainment industry, pero yung pong ginawa ninyo, yan po ay ambag sa bayan, yan po ay pag-aalay ng talento tulad ng ginawa ng ating mga bayani sa 500 taong kasaysayan at doon sa mas nauna pang kasaysayan doon. So muli, isulong natin ang tagumpay at pakikipagkapwa-tao. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay kayong lahat. Ako po si Xiao Chua, and that was Xiao Time.
Thank you.